Good day mga katandem. Ngayong araw dumating nga pala yung bike repair stand natin. Tara, unbox natin. Ano na naman yan? Piro lang mga katandem. Tara, unbox natin to. Suportado ni Kamahalan to. Hindi natin sinikreto yung presyo. Alam ko na yung presyo ngayon. Nabili namin to sa Shopee. Sa halagang secret. Search nyo na lang mga katandem. Nakarap kasi ako nung park tool. And unavailable. Joke lang. Naghanap talaga kami ng alternative na bike repair stand para makamura. So try natin tong sa Shopee. Kung ayos ba? Mahirap pala buksan nito, ang daming tape. Yeah, talaga. Mga pinaghihirapan. Una ay made in China nga pala to, mga katandem. Kaya ang init. Pawis na siya. For the love. Bigla kasing dumating. Akala ko bukas pa to. Mahirap mo pala mag-unboxing, no? Pawis nga man. Unbox mo. Ano? Ano ba yung mabuksan? Ah, may sponge. First item. Tatlong green na sponge. Uy, may brush. Mamaya natin kalikutin yan. Ala, baka hindi ko alam ko. Basta ito, brush to. Pag nag-bike wash, siguro. Pwede rin pang ilod. Ni katante. Ayos, may bonus. At tabi muna natin to. Kasi ang gusto natin i-check yung bike repair stand. Gas-gasan. May gas-gas? Wow! This is it! Oh my God! Wow! May kasama ang instruction manual. Pero Chinese. Joke. Hindi natin mabasa Chinese yun ako sulat. Joke lang. So ito yung ano, tool tray. Mamaya, tingnan natin yan. Ay, di buksan na rin natin. Parang magandang klase naman to, no? Kahit Shopee lang. Mukhang matibay. Oo, mukhang matibay siya. Ito yung manual. Instruction manual. Pero hindi ko babasahin yan. Hindi ako may magbasa ng manual. What? O, hindi ka marunong magbasa. Chinese yung nakasulat. Hindi natin nalang basahin. So, ito. Tool tray. Plastic. Plastic yung material niya. Okay. Tabi natin ito dito. Tool tray. Pat. A few moments later. Hirap na hirap siya mga katande. Gusto kong upo, nakakangawit. 2,000 years later.
ala, ano to? Wolverine. Set aside muna natin yan. Ito. Ito yung stabilizer ng handlebar. Parang matibay siya. Hindi siya plastic. Bigat yan eh. Yung mismong bike holder. Lo, ano to? Ayun. Pag nirelease mo siya doon, maglalak siya dito. Bali, itong bike repair stand na binili natin, mga katandem, pwede mo siyang ma-rotate ng 360. Wow! I mean, yung bisikleta mo. Sample niya, kapag ka nagbabike, ano ka, brake bleed, ibig ko sabihin. Pagka kailangan mo i-expel yung air, pwede mo siyang ma-rotate na 360. So, plus points yun para sa bike repair stand na to. So, para i-release mo siya, ito lang dito. Yan. Tapos para rotate mo na. Kaso ay mabalik. First timer. Yun, yun na. Ah, okay. Kailangan ipupush mo pala dito. Wow! Tapos ito na yung mismong Yan, tong. Bike holder. Yeah. Alam ko yung sabang prito na yan eh. Paano kaya ito sipipan, no? Mapifigure out mo din yun. Ah, ito, iniikot siya dito. Tapos ipaganto. Mamaya, kalikutin natin to. Hindi natin alam i-operate. Halatang bumili lang. Para lang masabing merong ano, bike repair stand, no? Pero hindi, mga tandem. Kaya tayo bumili nito kasi good investment. Kasi good investment din to. Tsaka tong week na to may dalawang bisikletang darating. Isang Trek Marlin tsaka yung Devil Stratos. Wow! Makakatulong yun pagka nag-build tayo ng bike. At ito na yung huling laman ng box. Wow! So ang brand niya ay Roses. Filipino tayo, Tagalog. Roses. Yan. Made in China yan, mga katandem. Oh, maganda yung finish niya, no? Mm-hmm. Aluminum. Maganda ang quality. Maganda siya. Solid na din. Magandang alternative na to para sa Minora or Park Tool. Okay. Buhin ko muna, mga katandem. I-timelapse muna natin. Ayan, nakatayo na siya. Sobrang dali lang. Ibababa mo lang to. Itong color black. Tapos meron siyang lock. Para stable. Ayan. Ayan. Okay na yan. Tapos dito ganito rin. Pwede mo na siyang iangat dito. Yan. Depende kung gaano ka kataas. Eh, ako maliit ako, mga katandem. Paano masabi? So, ito, ibababa natin yan. Yan. Ganyan lang siya kababa.
Okay? Medyo na-amaze ako dito kasi hindi ko rin akalain na sa Shopee meron kang makukuha ang gantong kasolid na bike repair stand. Ayan o. Ganda ng pagkaka-finish ng aluminum. Aluminum nga pala itong kinuha ko mga katandem para hindi siya kalawangin. Ayan. Ayos. O tara, build ulit natin. O, lipat naman tayo dito sa ano, mismong bike holder. Ayan. O tara, ikabit natin itong bike holder. Mabigat pala. Wow! I-timelapse ko na lang ulit. Okay. So yan, nasalpak na natin yung mismong holder or yung clamp para sa bisikleta. Tapos ilalak mo na lang siya dito para hindi siya umangat, diba? Kakalamp mo na lang siya dito. Yan, malapit na. Wow, sobrang solid. Bago ko nga pala ito bilhin, tinanong ko rin muna si Sir Rod ng BTC. Sabi ko kung okay ba itong hindi kilalang brand. Tapos yung nakita niya, sabi niya sobrang solid na nito pag nakita mo sa personal. Hindi siya nagkamali. Sobrang solid nga. Ganda ng pagkaka-finish ng aluminum. Tapos sinadya namin na dalawa lang yung yung paa para more space pagka nag-aayos ka. Tsaka maliit na kasi yung area ko dito. Pagka-apat yung paa, madalas daw may napapatid doon, sabi ni Sir Rod. Feeling ko tama naman din siya. So yan, spacious. Tapos ito, i-release lang natin to. Yan, pag na-release mo yan, aangat na rin to. Tapos pwede mo na siyang iikot. Yan. Tapos pag tayo sasara mo lang siya ulit, pulo mo lang to. Yan, lock na yan. So, testing natin. Salpak natin dito. Ayun, nasalpak na natin. Ganda siya. Natin pansyakan. Tapos maganda rin yung spasyo niya dito. Ayun o. Dito. Hindi tumatama yung natin, yung pedal. Ayan. Nice. Na-excite tayo sa pagsabit ng bisikleta mga katandem. Nakakalimutan natin buuin tong tool tray. Tsaka tong stabilizer hindi natin na salpak. So, assemble muna natin tapos try ulit natin. Tapos yun na yun. Bali ang mangyayari nito, long term review. Kasi hindi naman unang gamit. Okay na, di ba? So, dapat katagalan. Doon natin matetesting kung talagang okay ba itong nabili nating bike repair stand. Okay, na-assemble na natin itong tool tray. May dalawang butas dito mga paps. Yan. Isa, dalawa. Hindi, syempre, doon mo lang yan ilalagay. Hindi naman pwede yung pakabila. Yun. Ayos. Ayun, nagagalaw-galaw din siya. Siguro kung saka malapit, or sa kanan, or sa kaliwa. Medyo napasarap tayo. Dapat unboxing lang ito, mga paps. So, dito, pwede rin lagyan ng mga tools. Try nga natin itong natin. Allen. So, tapos na tayo sa pag-build ng repair stand. Tapos yung tool tray,
Last na lang natin is yung stabilizer sa gulong tsaka sa handlebar. So, try natin yung ilagay, tapos salpak ulit natin yung bisikleta, tapos okay na tayo. Ayos ba? Sa gustong bumili nitong Roses na to, o Roses na bike repair stand, maganda siya kasi may stabilizer ng gulong. So, paano nga ba yung pagka walang ganyan? Pwede siyang mag-play. Yan. Ganyan-ganyan. So, pwedeng makatumba ng ibang bisikleta. Or kung ano man ang naisip nyo. So, yan. Maganda ang ginawa ng Roses dito na meron silang ganito. Parang part tool na rin. Meron silang stabilizer sa gulong. So, paano nga ba ito gawin? Yan. Dito mo yung ikakabit sa handlebar. Tapos, pagka okay na yung distansya, ilalak mo lang siya dito sa gitna. Yun. So, hindi na siya ganun mag-play. O, naka-stable na yun. Okay? Bali, yun lang. Dapat unboxing din talaga yung gagawin natin. Pero medyo napakalipot tayo, no? Habang ina-assemble, nakita natin kung ano yung mga parts niya. So, uli, ang brand niya ay Roses. Generic brand lang to, mga katandem, gawang China. So, kung nagbabalak kayo, wala tayong budget, walang pang part tool, walang pang minora, ito okay na okay to. Sobrang solido. So, sa assessment ko, tatagal naman to. Ayan. Mataba din yung poste niya. So, simula tayo sa baba. Yung dalawang paa niya, mayroong rubber. Yun, tsaka doon. Tapos, kagandahan, habang gumagawa ka, malaki yung spasyo mo. Kasi pag apat na paa yung repair stand mo, kadalasan yan, pwede ka pang mapatid. So, ito, less na mangyari yun. Kasi, doon ka sa gitna gagawa eh. Ito yung bisikleta. Tapos, ayan, meron lang siyang suporta dito, dalawa, alloy din. Tapos merong lock. Tapos sa gitna, andito yung adjuster. Kung matangkad ka, pwede mo siyang itaas. So ano rin yung safety, pang ergonomics, para hindi sumakit yung likuran mo. Tapos meron din tayong tool tray na pwedeng magalaw. Tingnan natin ah. O ha. So, kung dito ako sa side na to, pwede mo siyang ilapit sa'yo. So, kung doon ka naman sa kabilang side, doon ka nagagawa. Kunwari, for example, dun sa preno sa harap, pwede mo rin ilapit yung tray. Ayan. Nagagalaw siya. Tapos, kasi yun, yung pang lock dito sa clamp natin. Tapos, yung pang rotate dito na din. Ay, ito pala. Ito pala yung lock nung sa clamp sa taas. Tapos yung pang rotate natin andito sa gitna, ito yung pang ano niya, pang secure niya nasa likod. So yun lang, wala na siguro tayong nakakalimutan, mga katandem. Ayos na. Next time i-review natin 'to pag talagang nagamit na natin ng sobra. Kasi isa pa palang maganda dito yung space dun sa loob, yung clearance ng pedal. Malabong sumayit to. Ayun o. Ang laki nung clearance eh. Yun. So, yun lang mga katandem. Pawisa-pawisa rin ako. Agad na, no? So, yun. Pinapatapos na ako ng mga kasama natin sa bahay. Maglalaba pa daw kasi. So yun, next time i-review natin ito ng detalyado. Sa ngayon, unboxing lang tapos konting tingin ng parts. Ako nga pala si Eric, ang inyong katandem. Hanggang sa muli, ride safe!